Magandang umaga ulit, TV fam. So, katatapos lang natin mag-gym. Dumaan lang tayo dito sa Kamdo para bumili ng bread for breakfast sa mga bata. Hindi ko kayo tayo record ko? Sige, punin mo. Ikaw rin? Ay, ito sayangan ko. No, that's fine. Pineapple bun. Gusto mo yung mga wala? Kahit wala na. Less sugar. Ano bang laman ng ano, bread? Red bean bun? Parang munggo. Yeah, okay na yun. Kung madami yung kukunin eh. Kasi siya ito na pinato kung may lumusot. Yung after bread, ayaw nyo na? No, that's fine. Parang mababali wala ang gym natin. Hindi naman to for the gym lang. Baita tayo. Kamaparami. Ayan, mga naghahanap ng mga bread dito sa Richmond. Dito, Kamdo. Number 3. Ayan, Kamdo Bakery. Sige, pwede natin. Ayan. Baita tayo. Kung bibili kayo ng madami, may bayad yung bag, 10 cents each. So kung gusto nyo, magdala na kayo ng sarili nyo. Yeah, kung nga pala yung gamot ni Switch. So dapat yung liquid up to that line. Ano nyo to eh? Pain. It's for the rice. Pain reliever. Salmon rice, Mom. Mix natin sa pagkain. This is Korea. It's bad. Pinagtitikan niya. It's eyeing your new tumbler, babe. What? Drink your medicine. I can have mine for now. So yan ang buhay ng may aso or may pet dito sa Canada. Talagang para kang may anak. May pangatlo kang anak o mayroong kang additional anak na kailangan mong alagaan. Tinik mo itong egg? Yeah. Kumusta? Masarap? Kain tayo. Iinom ko yung last na ano, coffee ko. Blanca. Oh? Iba pa rin yung lasa pag ano. Ano? Hindi brood. Pero masarap. Yeah. Do you still want your stamban? No! I'm full. You're full? Okay, put it back in the thing. So tinatanong ko nga si Joyce. Ano bang, kasi since napigil yung pagbili namin ng townhouse, ano ba talagang mas okay? Or ano ba yung nararapat na bilhin? Kung dapat ba apartment condo or townhouse? Townhouse kasi talagang may privacy ka eh. May control ka doon sa lugar. Wala kang problema sa ingay. Eh pero ang townhouse dito sa Richmond, ewan ko lang sa ibang lugar, hindi talaga siya senior friendly. Puro hagdan. Yung iba, pagbukas mo pala ng pindo, hagdan na kagad. Kapareho ng clip na eto pinapakita ko. Pagka after ng main door, hagdan kagad, tapos living room, and then another hagdan papunta sa bedroom. So yung condo naman, may elevator ka. Wala kang stairs. So talagang flat lang siya pag akyat mo, and then nandun na yung rooms. Kaya minsan napapaisip ako kung okay ba talaga na mag-townhouse, or ang dapat bang hanapin is apartment condo kapareho mas ni maraming rooms. Na mas maraming rooms. Parang yung hinahanap nila JPR, yung isa sa mga subscriber namin. Apartment condo din yung hinahanap nila. Security wise, may man tayo sa ang apartment condo, pwede mong iwan. Yeah, lock and leave. Oo. Kasi kung yung, actually, ilang beses namin, ewan ko ha, masyado siguro, sobrang busy lang ng buhay namin. Sa totoo lang, ilang beses ko naiwan na naka-unlock yung front door. Travel pa yun. Travel, oo. Oh. And yung kagandahan doon, mababait kasi yung neighbor namin. Pag maganda yung, mababait yung neighbor mo, sila pa yung mismo nagkukusa na parang magnanak sa door mo na, hey, may naiwan ka dito sa labas, hey, or nakabukas na yung door. Oo, nakabukas yung door.
So yung ganun, paano, hindi mo magagawa yun sa townhouse. Sa townhouse talagang solo mo. Tsaka pag naiiwan natin yung mga bata mag-isa, like si Kyle. Yun, oo. Yun pa pala yung importante. Pag may mga bata ka na iniiwan sa bahay, yung pag-lock ng door, yung security nila, hindi mo iisipin. Kasi nasa gated community ka, kumbaga kung apartment condo eh. So medyo napapaisip kami ulit kung ano ba talaga yung dapat ng SS. Actually, yung mga sinasabi nga nung sa mga TikTok, yung mga investment professionals, sabi. Gusto daw nilang tumira, kung sila ang titira, apartment condo kasi mas mababa yung expenses. Kung townhouse kasi or detached, point, gusto nila yon as investment. Yung tipong bibili nila, tapos paparenta benta nila. Paparenta nila. Kasi nag-appreciate yung value habang binabayaran niya ng sarili yung mortgage. Pero sila, kung titira sila, ayaw nila ng maraming iniisip yung bubong, yung plumbing, yung security nga, yung mga ganun na... Paglilinis. Oo, yung utilities. Hindi ka lang maka-entertain sa apartment. Pwede ka mag-entertain. Wala kang backyard. Yo, wala ka lang backyard. Ayun, yung mga outdoor siguro yung magagawa. Pero indoor, yung gathering, pwede ka pa rin mag-invite. So, tingin ko, kailangan i-assess pa rin namin kung ano ba yung mas magiging favorable in the long run. Yung walang stairs or ilaban mo na may stairs. Pero mas malaki talaga kasi yung expenses mo pag meron kang townhouse eh. Mas wala pala yung strata mo. Ay, yung maintenance. Oh, kasi yung... ikaw yung magbabayad ng lahat. Yeah. Anyway, napag-usapan lang namin. Gusto lang namin i-share sa inyo kung ano ba. Kayo, comment down below kung ano yung tingin yung advantage. Alam ko, marami kaming subscriber ngayon na nakatira din dito sa Richmond. Ano ba yung tinitira nyo? Townhouse, single detached, apartment condo? And then comment down below kung ano yung nakikita nyo yung advantage at disadvantage. Babasahin namin yan and then gagawa namin ng vlog, sasummarize namin kung ano yung majority ng mga Pilipino, ano yung preference nila na tiran dito sa Richmond. Kaya din kasi kami napaisip na mag-reassess lang kung anong kukunin namin. Kasi yung si Mommy Daddy, parents ni Joyce, darating na sila dito ng March, end of March. As PR. So how long yung processing ng PR nila nung from the time na in-apply ano? Less than 1 year. Kailan ka nag-apply? October 2023. October, pero, oh. 2020 pa ako nagsambit ng interest to sponsor. Nabunot sila ng 2023. So, from the time na nag-send ka ng interest, to 2020? Nabunot siya ng 2023, October, and then doon nag-start yung process. From that time, kailan siya lang na-invite officially? October 2023. Hindi, yung processing na kailangan mo nagbigay ng passport, yung mga ganun na requirements. June. This June. So, October to June. Yung... Tapos, next year. Actually, pwede na silang pumunta dito, di ba? Pero nag-antay lang sila. Uh-oh. Dahil pupunta kami ng Philippines this coming March. And then, sasabay na sila papunta dito sa Canada, sa amin. And then from there, dito na sila. So, nag-assess talaga kami kung ano ba yung mas magiging maganda na option para sa amin. So yun, kaya kami napaisip kung ano ba yung mas magiging maganda, ano ba yung mas magiging secure, mas magiging madali, and appropriate para sa family size namin na lugar. So again, kung meron kayong similar situation, comment down below, share naman kayo kung ano yung mga pinlano nyo, ginawa nyo, or mga naging preference nyo para at least makatulong din sa decision making na ginagawa namin. Pero bilis lang na ano, no? Compare dun sa mga nakikita mo na nag-process. Yung iba ba mas matagal? Yung iba ba mabilis? Parang mabilis yung itong mabilis 2023. Sila? Oo. Naghabol ba? Ano parang less than a year. Basta okay less lahat. Than medical, a year. Documents. Ano bang pinaka-importanting tinitignan nila dun? Para ma-invita? Meron ka bang napansin? Para ma-invite? Oo. Draw yun eh. Ah, wala siya yung highest points na... Wala. Pag mag-sponsor ka ng parents. Oo. Basta mag-qualify mo yung... Parent, grand, and grandparent program. Ano siya?
electronic raffle draw. Mm. Hindi na siya yung parang first come first serve. Tapos pag natapos, naubos na yung cup, hindi na sila nagko-close. Inisip ko nga initially by points eh. The higher the point, the higher the chance. Mm. Basta magdo-draw sila ng maximum kung magkano, kung ilan yung limit na sinet nila. And then every year yung draw? So far, every year yung draw. Every year yung draw. Pero tapos nagdo-draw lagi sila from the 2020 pool. Mm. In that year, specific year, meron bang specific month kung kailan sila nagdo-draw? Wala. Noong 2023, October yung draw. Tapos yung 2024, nag-draw na sila eh. Ah, tapos na mag-draw ng 2024. So, wala ang specific month. Nagsastart na sila. Tapos na yung pag-invite for 2024. Oh. So, yung mga 2024, nagpa-process na rin ng application. Okay. Yung 2025, naantay nila kung mag-i-invite, eh, mag-ask ba yung mga ng bagong interest to sponsor form or kukuha ulit sa 20-day pool? Mm-hmm. Meron bang nakikita sa website na malalaman mo kung tapos na yung 2020 pool o wala? Wala. So wala pang pwedeng mag-apply? Nang bago. Yung interest to sponsor, oo. Wala pa. Wala pa. Yun yung laging hindi every year nag-open kasi. Yung interest to sponsor. Kaya pag may ganun, dapat mag-submit na yung mga gusto mag-sponsor. So yun, share lang namin sa mga gustong mag-sponsor ng parents. Kaya namin napapagkwentuhan, you know, para ma-share din sa inyo ng experience ni Joy specifically sa pag apply ng sponsorship sa parents. So, banala ng break. Sige, ano? Anong masishare mo sa cost? Ano yung ano? Ano, meron kang permanent residency fee, yung biometrics. Roughly, yung total na naging cost sa application mo? Sige mo lang 1.5 yung sa IRCC na fees na total. 1.5? Oh. Para sa kanilang dalawa na yun, ah. Yung principal applicant, si daddy, dependent niya, si mommy. Tapos yung medical, sabi ni mommy, 10,000 ba? Each? Or, 10,000 pesos. Pesos. Yung 1,500 Canadian dollars yun. Mm-hmm. Tapos yung medical, 10,000 pesos each para ma-process. Mm-hmm. Tapos, syempre, meron ka pang papapicture ka. Sila mommy, dito nagpapicture parang $20 sa Philippines sila nagpa-picture para doon sa photos na isasubmit sa application. Mm. Tapos pag na-approve na yung PR nila, papapicture sila ulit para doon sa PR card. So dalawang beses sila nagpa-picture. Ah, yung requirement. Okay. Yung picture nila, di ko lang magkaroon sa Philippines eh. Okay. Mura so, lang yun. At least more or less nakita niyo yung ano, yung binayaran. So, yung application to sponsor roughly 1,500 and then yung medical expenses sa Pilipinas, 10,000 pesos each. Yun. So, at least magkaroon kayo ng idea. Ang kagandahan doon, yung isang naging problem namin doon, naalala kasi namin, yung ano yung seminar na kailangan nila? PDOS. Pre-departure orientation seminar. So, kami talagang pumila pa talaga kami. Saan tayo? Sa Manila yun eh. Sa Osmeña. So sa, talagang pupunta ka doon, tatatakan nila yung passport mo, ay, pass lalagyan nila ng stub before na may staper na nag-attend ka. Ang kagandahan doon, akala namin sila mami tsaka sila daddy mag-a-attend doon, hindi na pala kailangan. Pag senior, hindi na kailangan. Wala, mas maano yung process sa senior. Like, mas lenient. Oh, hindi na sila mag-IELTS. So yun, oo. Gastos pa yun, yung IELTS. Ng exam. At least, sure na, natapos na yung processing and then, come next year, March, nandito na sila. Part ng routine na gagawin natin dito kay Switch is ilalabas na natin siya para kapag weekly siya, tsaka makapagpupo, usually kasi ginagawa na yan doon sa loob ng bahay. Meron siyang potty train, meron siyang tray na kung saan siya nag-iwiwi tsaka nagpupupo. Makikita niyo yung weather namin dito sa Vancouver. Tingnan niyo, gray na, no? Gloomy na. Oh, narinig yung bell.
ganyan kami kalapit sa simbahan. Rinig na rinig mo yung bell nung simbahan pag may misa. Ito nung routine na gagawin natin. So kung nagtataka kayo or kung hindi nyo pa nakikita yung vlog natin previously, so sinishwitch, pinanuter natin, at saka meron siyang dental procedure na ginawa kasi yung breed ni Switch prone talaga siya na nag-fall off yung ngipin. Ang sabi nung vet niya during the checkup, masakit daw yun para sa aso pag hindi tatanggalin. So right now, tatlo na lang yung ngipin ni Switch. Literal na tatlo na lang, tatlong canine na lang. So talagang alalay lang talaga pa nagpapakain, dahil nga hindi niya namang uya yung kibble niya. So talagang ipipace lang natin dahil prone na siya mabilaukan. So hindi niya maswalo ng maayos. Kasi kaya yung makikita niyo yung bowl na ginagamit namin, may parang mga tawag dito, mga tower sa gitna. It's because para hindi kagad niya makain o maswallow yung mga kibble. Kasi nga, nabibilaukan siya pagka masyadong mabilis yung pagkain. And kahit ganun na nga yung ginagawa namin doon sa bowl niya, ano pa yun, pinipaste pa namin mga siguro yung 1/4 cup, tatlo o apat na beses naming nilalagay. Hindi namin nilalagay ng minsanan yung pagkain niya. Para nga kasi ma-pace. Nakakatakot tong aso na to pagka parang nabibilaukan. Kala mo, hindi makahinga. So, from that experience, natutunan na namin in a hard way na talagang i-pace lang yung pagbigay sa kanya ng pagkain. Ayun, after niyang manuter, malaking huge difference in terms of yung demeanor niya. Kasi nga, pansin mo, hindi na siya hindi na siya ganun ka-hyper. At saka, hindi na siya masyadong nagpo-pull ng leash. Ayan, mabagal na lang siyang maglakad. Huge improvement. Dati kasi, sobrang hyper. Diyos ko, hindi mo lang mailabas ng ilang araw. Talon ng talon. Anyway, so akyat na tayo. Nandito na tayo ulit. Akyat na tayo sa taas. Tag-ulan na. Nag-uulan siya sa labas. So, naisip ko lang, medyo madami tayong vlog na hindi na i-share sa inyo dahil nga sobrang napaka-busy natin first hanggang second quarter of the year. So, meron nga akong vlog na about nung nag-birthday si Cal nung March, you know, nag-celebrate siya doon sa indoor go-karting. So, ito yung video na yun. You guys can head upstairs. Okay. Yeah, you can go upstairs. Hey guys, how you doing? Good. Good. Guys, any loose items, loose stuff, loose keys, mobile phone, wallets, you can keep them here. And bags and clothes, you can keep them here. Alright guys, can I have your attention? Guys, you've been here before? No. First time. Okay, you saw the safety video, right? So guys, what will you do on the yield lights? Slow down. Slow down, exactly guys. Please slow down on the yield lights. No passing, no speeding at the yield lights at all. Okay, if I see anyone speeding on the yield lights, you'll be immediately removed. And guys, no bumping, no crashing into each other, okay? If I see anyone crashing too much or not able to control the cars, I'll give you two warnings before I remove it. Stay. Hey.
na nga, no, nag-birthday na nga si Calvin. Tapos, marami pa nangyari actually na hindi ko masyadong na-vlog talaga. Dahil nga, ganun ka-hectic yung naging trabaho natin. But still, no, dahil na-vlog din naman natin yung mga time na yon, eh gusto ko pa rin i-share sa inyo kung ano yung mga nangyari. So, nandyan yung nag-graduate si Clark. So, talagang meron silang March ceremony, no, sa downtown pa nga yung ginawa. At ito yung video na yon. After naman na you know mag-graduate si Clark, dumating din dito si Mommy Bless saka si Daddy Boy to visit, no, and then nag-celebrate nga kami ng advance, supposedly yun, advance birthday celebration, supposedly ni Mommy Bless, ni Kuya Joe at saka ni Audrey, yung pamangkin namin. At ito nga yung nangyari doon sa panahon na yon. Ito yung vlog natin. After nga nung nagpunta dito sila Mami, karoon tayo ng konting gathering. Pansin nyo, malamig pa nung panahon na yon. Umalis na rin sila Mami dito kasi nga, kung mapasin doon sa huli natin pinag-usapan, nung time na yon, that's around June, nakuha na ni Mami Bless at ni Daddy yung kanilang invitation to submit their passports para ma-issuehan na sila ng visa. Kailangan nilang i-cut yung trip nila short, so they had to fly back, no, sa Philippines para maipasa na nila yon at ma-issuehan na sila ng visa. So, now nga, meron na sila, I believe, na visa. And they're just waiting for the time na magmamigrate na sila dito, which is, kapareho na sinabi ko nga earlier sa previous clip natin, is by March, sasabay na sila sa pag-uwi namin dito sa Canada dahil nga pupunta kami sa Philippines ng March. Yun ang mga nangyayari, no? Madami pa actually, pero shortcut na lang natin kasi gusto pa rin namin ma-share yung mga nangyayari sa buhay natin. Sometimes, kailangan mo lang talagang tumigil, no? Kasi hindi parate na dapat ang pinag-uusapan natin is trabaho kasi hindi lang naman yun yung importante sa buhay. You know, hindi naman tayo nabubuhay para magtrabaho, no? Nagtatrabaho tayo para mabuhay. Yun yung parang pinaka-point. Pero, hindi dapat nag-make up yun ng almost 80 to 90% ng mga nangyayari sa buhay. Maraming salamat. Kung hindi pa kayo subscriber sa aming channel, click nyo na yung subscribe button. Nung tinitingnan ko nga yung analytics natin, nakalagay doon, 75 to 80% ng mga ating nanonood ay hindi pa subscriber ng ating channel. So, baka naman, kung nakaabot kayo sa parte ng video na to, pakiclick na yung subscribe button, yung notification bell, and then comment down below kung meron kayong mga iba pang katanungan regarding sa buhay namin dito sa Richmond, Canada. So, maraming salamat. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.